Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, Dimas Kitchen and Garden. Ngayong hapon guys, mayroon akong i-share sa inyo. Kasi magdidilig ulit ako gamit itong Ajinomoto. Dahil itong sili na to guys, na-rescue ko lang ito doon sa likod namin, sa backyard namin guys. Halos wala na itong natitirang dahon. Dalawang beses ko na siyang diniligan ng Ajinomoto. Akala ko kasi sa halaman lang na namumulaklak effective itong Ajinomoto. So itong mga tanim kong gulay dito, hindi ko ito inaasahan na mag-work din sa gulay guys. Kasi nung nagdilig ako sa mga halaman kong namumulaklak, yung natira, idinilig ko rin dito sa aking talong at saka dito sa sili guys. So ngayon, itong sili na to, dalawang beses ko na ito nadiligan ng Ajinomoto. Tapos itong isa na halos hindi ko sukat akalain na mabubuhay pa, nadiligan ko yan ng isang beses. So itong nadiligan ko ng dalawang beses guys, napansin ko, mayroon na siyang bunga. Ayan, ito. Bali, tatlong bunga, guys. So, effective din pala siya sa mga pananim kong gulay. Tapos, itong isa naman. Ayan, halos sumayad sa lupa yung kanyang bulaklak. Bali, pagka natuloy yan, guys, magkakaroon itong isang sili ko ng tatlong bunga. Ayan. Tapos, ito naman yung aking talong. Ayan, itong talong na to. Ang dami niyang bulaklak, guys. Tapos, mayroon na rin siyang bunga. Ayan. Ayan yung aking talong, guys. Mayroon na rin siyang, ayan, bunga. Tapos, mayroon siyang, ayan, ang dami niyang bulaklak, guys. Yan. Tapos, mayroon pa doon. Ayan yung bunga niya guys. Tapos yung isa naman dito, mayroon na rin mayroon pang maliliit na bulaklak dito sa ibabaw. Hindi ko alam kung makikita. Ayan. Tapos halos puno siya ng bulaklak guys. Mayroon pa dito sa ayan. Tapos itong isa naman guys, ayan, ang dami niyang bulaklak. Itong isang puno na to, mayroon siyang apat na bulaklak guys, magkabila ang side. Ayan, ito yung sili guys na diniligan ko ng Ajinomoto guys. Bali, isang beses pa lang yan. Ayan, ito yung kanyang isang bunga guys. Bali, pagka natuloy yan, ala, ayan, pagka natuloy yan guys, bali tatlo, yung isa bunga na yata yan or bulaklak pa lang. Ito naman yung isa guys, oh. Ayan, na-rescue ko lang ito sa backyard namin. Ayan yung bunga niya, dalawang malalaki na. Tapos ito yung isa na kasisibol pa lang. Itong sili na to guys, dalawang beses ko pa lang ito nadiligan ng Ajinomoto. Tapos ito naman yung sa baba. Bali, mga bagong tanim ko pa lang yan. Ang tataba nila, mayroon pa isa doon guys. Tapos, ito naman yung aking kamatis. Nag-iisang kamatis siya. Ayan, ang taba na rin niya guys, oh. Hindi ako gumagamit na. So, ito yun guys, yung aking mga pananim na gulay dito sa front yard namin. Ito naman yung mga herbal ko. Ito yung insulin plant guys, super taba niya oh. Mga bagong tanim ko lang yan, halos sobrang taba talaga guys. Ayan, nakatatlong dilig na yan ng Ajinomoto yung mga insulin plant na yan guys. Itong insulin plant na ito kasi guys, gamot ito sa diabetes. Tapos yan naman yung aking pandan leaves. Tapos ito yung bago kong tanim, bagong lipat ko lang na mint. Bali, dyan ko kinuha sa puno na yan. Ito naman yung aking super laki na rosemary.
Ginagamit ko ito pagka nag-roast chicken ako, guys. Ayan, tapos siyempre mayroon akong oregano. Ayan. Ito yung vegetable area ko dito sa front yard namin, guys. Bali, tatlong, ano kasi itong portion itong naandito sa front yard namin. Yung dalawang portion is puro mga halamang namumulaklak. Ito naman yung gulay. Meron pa akong garden sa likod bahay namin. Malaki din yung garden ko doon. Kung nanonood kayo sa mga video ko, makikita ninyo doon sa mga video ko, guys, yung aking napaka ganda at organized na vegetable garden sa likod bahay namin, guys. Pero sa ngayon, mula nung nag-quarantine, nag-focus ako mag-tanim ng mga halaman dito sa front yard namin para libangan, para dahil sa panahon ngayon na naka-ECQ, halos hindi naman tayo pwedeng mamasyal. So gumawa ako ng paraan na malibang ko yung sarili ko, pantanggal stress na rin. So naisipan kong magtanim ng mga halaman. So yan guys. So ngayon, didiligan ko ulit sila ng Ajinomoto. So itong aking 6 liters na galon, guys, yan. Ito yung paglalagyan ko ng tubig na pagtutunawan ko ng Ajinomoto, guys. So yung gagamitin ko kasing tubig, tuwing didilig ako ng Ajinomoto sa mga pananim ko, guys, magulay man or bulaklak, tubig ulan yung ginagamit ko kasi walang chlorine. So tara, dito sa kabilang side ng garden ko, mayroon akong nilagay dito na drum. Ayan yung drum, guys, na malaki. Nilagyan ng asawa ko ng yero para malapit dito mismo sa garden ko. Tapos dyan nang gagaling sa bubong na yan yung tubig ulan, guys, na ginagamit ko. So since walang ulan ngayon, tatanggalin ko muna yung yero na yan. Ayan, may nahulog pa na dahon ng saging. So dito ako kukuha, guys, ng tubig na pagtutunawan ko ng Ajinomoto. So punuin ko lang itong 6 liters na galon, guys. Ayan, ilulubog ko na. Umulan kasi kahapon, kaya ayan, halos mapuno yung drum ko ng tubig, guys. Ayan, so napuno siya. Tanggalan ko lang ng konti para mapaglagyan ko ng Ajinomoto. Yan yung tubig ulan na guys. So balik dito sa garden ko. Ayan. So ayan na yung aking tubig ulan, guys. Maingay dito sa area namin, guys, dahil tabing kalsada kasi kami. Dalawang bahay lang ang pagitan, barangay hall na yung namin dyan. Ayan. So ito na, guys, yung aking Ajinomoto. So ito yung gagawin ko ngayon, guys. Dalawang 11 grams na Ajinomoto sa 6 liters na
Yan guys. So dyan sa baba guys, mayroon din akong nakatanim na dragon fruit. Ayan, kaya kasama ko siyang dinidiligan. Ito talaga guys, ang super, ang taba-taba ng aking insulin plant guys. Ayan, si, naka-apat na dilig ko na yata itong insulin plant ng Ajinomoto guys. Yung iba kasi napapanood ko sa 1 liter na tubig is nilalagyan na nila ng 2 sachet ng bitsin. Na-try ko na kasi yung ganong paraan sa iba kong halaman. Parang nag-iba yung dahon nila guys. Namumulaklak nga pero iba yung dahon. Kaya sa akin, tuloy-tuloy ko nang ginawa yung aking 2 sachets sa 6 liters kasi maganda naman ang resulta sa mga nadiligan ko ng bitsin guys. Talagang super ano niya, oh, healthy tingnan at saka talaga namang mataba siya guys. Ang daming bulaklak. So ito na yung aking dahil dyan sa Ajinomoto. Ayan, napuno ng bulaklak yung aking talong at saka sili. Okay guys, sana may matutunan kayo dito sa sinir kong video about Ajinomoto. Kaya itry ninyo guys yung paraan ng pag gamit ko ng Ajinomoto as fertilizer sa mga pananim kong gulay. Super effective siya guys. Gaya na lang ng sili na yan. Akala ko wala nang pag-asa pero ayan, namunga siya. Kaya yan. Okay. Thank you for watching guys. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.